Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Angelito. Angelito kasi ang cute ko raw, parang anghel. Ang nanay ko ay si Madeline. Galing siya sa reliyosong pamilya. Panganay siya sa limang magkakapatid, kaya mataas ang expectation nila sa kanya. Sabi ng mga magulang niya, magtatapos siya ng pag-aaral at magtatrabaho para makatulong sa pagpapaaral ng mga kapatid. Jeepney driver ang tatay niya at sa opisina naman nagtatrabaho ang nanay niya. Kaya kahit kalabaw sila para matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Nang nasa second college na si nanay, ay nakilala niya si Jude. Matangos ang ilong, malalago ang mga kilay, at nangungusap ang mga mata. Agad na tumibok ang kanyang puso. Niligawan siya nito hanggang sa naging sila. Patago ang kanilang relasyon. Bawal pa kasing mag-boyfriend si nanay. Pagagalitan siya ng gusto kapag nalaman nila ito. Lumipas ang isang taon at nag-anniversary na sila. Sinurprise siya ni Jude ng isang malaking bouquet of flowers with matching Hershey's kisses pa. Kumain sila sa di naman kamahalang restaurant. At inaya si nanay na pumunta sa bahay ni Jude. Papakilala daw sa mga magulang nito. Ayaw si nanay kasi nahihiya siya. Ngunit mapilit si Jude. Papakilala lang naman kaya sumama na siya. Yun nga lang, pagdating nila sa bahay, ay wala pala ang parents at mga kapatid nito. Nilinlang siya nito para masolo. Hindi na nakalis ang nanay ko. Hindi ko na sasabihin kung ano ang sumunod na nangyari. SPG na eh. Yun, nabuntis sa akin si nanay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi niya kay Jude ang pagbubuntis niya, ngunit nawala itong parang bula. Nag-transfer na raw sa ibang paaralan, sabi sa registrar. Tulala siyang umuwi sa bahay nila at humahagulhol na ipinagtapat ang kanyang sitwasyon. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Nalilisik ang mga mata ng tatay niya at umiiyak naman ang nanay niya. Balutin mo na ang lahat ng gamit mo! Sabay tapon ng mga gamit niya sa labas at kinaladkad siya palabas. Simula ngayon, wala na akong anak! Yun na ang huling pagkikita ng nanay ko at ng mga magulang niya. Bitbit ang bag na puno ng gamit, pinuntahan niya ang mga kaibigan, ang mag-anak at kakilala. Ngunit wala man lang nangahas na tumulong sa kanya kahit ilang araw lang. Nagpalaboy-laboy siya sa kanya. Lungkot, awa at pagsisisi ang gumalot sa kanya. Inaplos niya ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero pagsisikapan kong mabigyan ka ng magandang buhay, anak. Ang tapang at ang bait ng nanay ko, di ba? Nakapasok naman siyang tagahugas sa isang karinderiya sa terminal. Ang daming tao kaya ang dami niya rin hugasin. Sa sobrang pagod niya, ay nakakabasag na siya ng pinggan. Galit na galit ang amo niya. Minsan nga, nasampal siya ng amo niyang babae. Nasadsad siya sa sahig. Di naman makareklamo ang nanay ko dahil kailangan niyang makaipon para sa panganganak sa akin. Yun na nga, lumipas ang mga taon dahil sa pagsisikap ni nanay ay nakapagtapos siya ng pag-aaral. Nakapasok siyang teacher sa isang private school. Doon niya nakilala si Jessie na tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang nakapagtapos.
nakaraan. Nagpakasal sila at umuuna ng bagong pamilya. Nalungkot ako. Noong sinampal kasi siya ng amo niya, nasadsad siya sa sahig. Idinugo ang nanay ko at nalaglag ako. Sayang. Sabik na sabik pa naman akong mahawakan at mayakap niya. Paano na ako? Pero, nakausap na ako ni Big Bro. Makakasama ko na daw muli ang nanay ko. Papanganak ako muli. And this time, si Jessie na ang tatay ko. Salamat, Big Bro. Shh! Huwag na muna kayong maingay. Peace muna kayo, ha? Alam mo na niyo.